umaga sa inyo mga kabayan. Ngayon may gagawin tayong tayong tutorial paano pagaganahin itong prehab niya na neutral na wala nang kagat. Ngayon gagawa natin ito ng paraan. Papakita ko sa inyo kung paano gawin ito ng paraan. Yung loob na ito, bubuksan natin ang loob nito. Kailangan muna nating tanggalin ang axle ito. So, pagkakalas nito, dito ko magkakalas sa left side, itong dalawang to. Kakalasin mo ito. Pagkakalas nyan, gagamitan mo ng special tools. Meron tayong conch wrench at size 17. Right. So ito. Size 17 na open range. Tsaka cone range na size 15. Yan. Kasya lang yan dyan. Yan o. Ay nakalock. Yan, bubuksan natin. Kita niya, ilan ang bulitas niyan. Bali, siyam na piraso yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, papalitan na natin yan. Tapon na natin yan. Pupunutin natin dito. Yan. Tapos, tanggalin natin itong mga bearing, alisin natin yan, papalitan natin yan. Matilin. So ngayon tatanggalin natin yung cap na yan, yung nasa loob na yan. Yan. Atin malilinisin kung okay pa. Papalitan mo rin yun. So ayan, ayos pa ang kanyang loob oh. Finish pa. So magagamit pa ito. Tatagal pa to kaysa bibili pa ng bago. Stos, alam nyo namang crisis ngayon. Dapat yung mga gantong pyesa nagawa ng paraan. Right. Ngayon, kakalasin na natin yung cap na yan. Ito. Kailangan natin ng tools. Kung makikita nyo, meron yung dalawang buhit. Dalawang parang kanal yan. Kaliwat kanan yan. Kita nyo, turo ko sa inyo. Ito, ito. Ito, tsaka ito. Yan. Ngayon, kailangan natin ng special tools. So, ito. Ito ang gagamitin natin. Yan. Ito, special tools para sa pangkalas ng free hub or cassette. Tuturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. Yan. Nakikita nyo yan. Meron dalawang dalawang kuntil yan. Yan ang tatama dun sa dalawang kanal dun sa free hub. Yan. Wala naman kayong ganito, pwede nyong silsili na lang yung cup, kaya lang mahirap. Kailangan nyo ng silsil, concrete nail. Ngayon, papasok na natin to. Ito. Yung tatama dun sa dalawang butas. Yan. Medyo masikip lang. Kailangan natin siya ng konting poke para pumasok sa butas.
Ayun, lalagayin natin yung axle. Yan. Lagayin natin yung axle. So, tapos ito, ilalak natin. So, ngayon pwede natin siyang pihitin. Matigas naman siyang pihitin. Kailangan natin ang yabi tubo. Pagkakalas ito ay clockwise yun, pag ano ng ikot yun, pag ganyan. So matigas, no? Kailangan natin siyang ilagay sa gato para mapihit natin siya ng ayos. Right, tara, samahan niyo ako, punta tayo dun sa ating gato. Yan ang ating gato. Lang, ayusin natin ating camera. Pitin natin siya ng gato kasi mas maganda dito kapag nakakabit ka dun sa rim, may mahawak pang rayos, no? Yan, kung nakikita nyo, iipit ko na yung ating hub, no? Okay, matakot na magasgasan dahil gagawin lang natin to ng paraan. Sana all. Yan. So ngayon, pipihitin na natin. Pagpihit nito ay, so matigas to siya. Pipersahin ko na lang muna siya. Biglain ko. Yan. Nakita nyo, napipihit na, oh. So, ibig sabihin, makakalas na siya. Kalasin natin. Alright, ito. Kalas na natin, oh. Madilim. Yun. So, kakalasin na natin ulit. Pwede siyang pihitin ng kamay lang. Hindi na kailangan ng adjustable wrench. Yun, nalaglag na. Merong nabibili nito sa online, sa Lazada. Mura lang to. Yan. Stainless steel. Yan. Pihit. Nakakalas na natin ang cup, no? Ayan, lumabas na yung cup. O, ito. Ito niyo yung loob. Ito, kalawang, o. Ano? Kalawang, o. Ayan, dandaan tayo. Dandaan natin kalasin. Ayan, kita niyo, nalaglag na yung mga bearing na maliliit. Palitan natin yan. Lahat. Meron din yung mga washer na maliliit. Yan. Tandahan sa pag-alis. Yan. Ito. Siguro mga dalawang washer nito. Ito. Meron pa. Ah, tatlo. So ayan, nakalas na natin, no? Ayan, tatanggalin naman natin tong mga spring nito, no? Yun. Tandaan lang tayo, magkakalas dito. Ay, putol lang spring. So kailangan natin magpaprikit nito mamaya ng spring. Gracias.
simula Lunes, ngayon Lunes. Ayan tayo. Ayan tayo. So, ang hub na to ay 3 poles. Kaya siya tinatawag na 3 poles, tatlo ang kanyang poles. Ito po yung kanyang poles, tatlo. Yan, 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 ito, ito. Yan, tsaka spring. Ito yan. Ito pala ay ano, bali na repair na pala to, nabuksan na, hindi na to yung original niyang spring. Yan. Sumatibay naman siya, kaya lang napabayaan, kinakalawang, wala ng grasa, napabasa ng tubig. So ito, ito, so okay pa. Ngayon, lilinisin natin to. Itong buong ito, lilinisin. Tapos, ibalik natin to. Linisin natin ang linisin to. Para bumalik yung kanyang sigla. Bumalik yung kanyang galaw. Yung holes niya ay magandang bumalik. So, linisin natin. Tara! May rubber pa pala ito. Nakalimutan ko pala. Sinsya na. Yan. Para malinis natin ang siguradong malinis na malinis ang loob, kakalasin natin ang rubber. Tapos steel brush na. Mas maganda dito kung mahugasan ninyo ng gas, diesel o di kaya gasolina, kerosene, para talagang matatanggal yung mga kalawang. Sa ngayon, wala tayong gasolina. Taste muna tayo sa punas at steel brush. Right. Nakikita nyo, medyo malinis na siya. Oh. Ito din, ito yung pinakamahalaga, yung cup. Dapat malinis din to. Yan, malinis na. Wala ano na siya, guys, kami ano. Hindi, wala kang tanggal ng mga. Kamusta, we? Ano?
all makaayo. Oo, nandito lang pala rin. Nainak. Lang ito. Napakalaga din ito. Ay, pangpapagdiwal dong. Katambok na baka dong. Sabihin hanti ka.
Ang mga matre. Parang ba kaya magiging mundo na iyan? May tapos mo